Huh? What are you doing? Kasi, don't disturb me. Napakahalaga itong forest na to para sa akin. Ito ang Woljeongsa forest. Ang Woljeongsa forest, ang forest kung saan sinut yung goblin ni Gong Yu. Alam mo naman ang tatay mo. Alam mo kung sino kamukha ko. Si Gong Yu. Okay. Yeah. Kung diehard goblin fan ka, tiyak pamilyar sa inyo ang dalawang lugar na ipapakita ko dito sa Pyeongchang. Ang Woljeongsa Fir Forest, kung saan nagtapat ng pagmamahal ang goblin sa Goblin's Bride. At ang Haetalgyo Bridge, kung saan sinunda ni Kim Shin si Yun Tak para suyuin ang dalaga matapos ang isang tampuhan. Kung nasa bucket list mo na marating to, aabuti ng 3 hanggang 4 na oras na biyahe mula Seoul para marating ang Pyeongchang sa probinsya ng Gangwon. Malapit ito sa mga bundok ng Tebek na perfect for skiing and snow sports. Malapit din sa dagat para sa sightseeing. At marami pang spots para mag-chill at simula ng 2018 hashtag travel goals. Jose, you're having fun, right? Of course. All this is for you. Wale. You know why it's for you? Because these are all fir trees. The sap of the trees, ginagamit yan parang gamot nung unang panahon. Well, antibacterial to eh. At nakakatulong sa pagpapagaling ng mga sugat, sa general well-being. I also hear it's good for forest bathing. Forest bathing? Ano yun? It's a millennial thing. Ah, sa atin pala yan, millennial. It was made in the 80s, actually. Oh, naku. Hoy, naku. Hoy. Millennial, eh. Millennial, di ba? Okay, bye na. Bye. Pero ano yung forest bathing? Paliwanag mo. Ano yung forest bathing? Forest bathing was actually invented in Japan in the 1980s. They called it Shinrin Yoku. It's sort of just you just walk in the forest, mga good vibes, chill. At sa Korea, ang tawag dito ay salimyok. Napag-aralan ng researchers ng ilang university sa Japan at Korea na ang forest bathing ay nakakapagbababa ng stress at nakakapagpabuti ng immune system. Ito'y dahil ang amoy daw ng mga puno ay nagsistimulate ng white blood cells na lumalaban sa germs at virus sa katawan. Jose, you see this tree? This tree is so big. Ito ang grandfather tree. Ito ang pinakamatandang puno dito sa Woljeongsa Forest. Ang tanda nitong punong ito ay 600 years na. Napunto ito noong 2006 dahil nagkaroon ng snowstorm kaya nabali siya. Pero dahil Matanglawin adventure to, subukan nga natin kung gaano ka-adventurous itong anak ko. Ito ang challenge natin. Unahan tayo mahanap ang relic ni Buddha dito sa South Korea. I'm gonna win. You're dead. Aba, may fighting spirit ka. Manang-mana ka sa nanay mo, ha? 3, 2, 1, go! Ibang daan ang pinili ni Jose, kung saan matatagpuan ang nature art na ginawa ng mga Korean artist. Did you know that for the artworks in this forest, they're all made of stuff from nature? So they don't use metals, they don't use plastics. So it's much more eco-friendly. Aba, may panahon ka pa mag-trivia, Jose, ha? Ako nga rin. At dito naman mapapansin natin, napakarami mga nakaayos na bato. Ang tawag naman sa gawain ito ay stone balancing. Ginagawa na rin sa Pilipinas to, lalo na ng mga mahilig mag-hiking. Dito naman sa Korea, ginagamit nila ang stone balancing parang wishing stone. Kung meron silang wish sa buhay, babalansin nila yung bato. Pag hindi nahulog, ay naku, nahulog. Pag nahulog, hindi matutupad.